So what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Miletion. Tayo mula yan dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Malacanang Watch. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, kakapasok lang na ko Abalos versus Basti na ba? Digong magbabago na ba talaga? At yan, bago ang lahat, ito ay ating reaction video lamang. Ano man sumasalarawan dito ay bahagi lamang ng ating reaction video. Nagkaroon na po ng formal na, paano ba natin i-describe yan? Paalaala or apila, ayan. Or ano man tamang lingwahe dyan. Tama yan, paalaala, reminders. Na ginawa po ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhor Abalos. Ayan. Ang purpose po ng kanyang paalaala warning sa mga local executive. Actually, wala siyang tinukoy na pangalan, pero may nag-react na dapat daw ay maging maingat sa pananalita, mga pahayag, para alalahanin daw na ang mga mayor, local executive, ay nakasalalay sa kanila ang magandang asal o magandang huwaran ng kanyang mga mamamayang nasasakupan sa kung paano manalita at paano ang paghahawak ng isang local executive. Parang gusto sabihin ni Secretary, maging professional naman kayo. Huwag kayong mga below the belt, huwag wala sa lugar yung mga statement o pahayag. Hindi man niya tinukoy, pero alam natin na ang pwedeng pang kanya sinasabihan dyan ay yung Mayor Baste ng Davao City. Dahil dun sa kailang mga rally, puro ang kanya sinasabi ay matitindi laban kay Pangulong Marcos. At kanya nga pinagre-resent pa. At marami pa na ayaw ko nang sabihin kung ano dahil hindi tayo gumagamit ng ganyang mga lingwahe. Basta hindi po magandang pakinggan sa mga bata, kahit sa tayo mga Pilipino, na manggagaling sa isang elected mayor, ama ng city, na magpahayag laban sa pangulo ng bansa. Kaya nga ang paalaala ni Abalos, sa tingin ko tama lang. Paalaala na maging professional naman, paalaala na maging maingat sa mga pahayag dahil baka tularan sila, baka gayahin ng mga mamamayan nilang nasasakupan ang hindi magagandang mga sinasabi. Maganda po yun kasi nga pag ikaw ay mayor, ikaw ay huhubog ng magandang pinabukasan, buhay, maging professional, maging magandang huwaran ka na ikaw ay maginoo. May respeto sa kapwa, may respeto sa batas, may respeto sa pangulo. You know yung obligasyon, hindi lang development ng kung anuman meron sa kailang mga probinsyang nasasakupan. At sa tingin ko po, tama yung paalaala ng DILG Secretary. Okay, kayo, ano po inyong masasabi dyan na mga nanonood, nakikinig? Pero after magsalita si Abalos ng ganyan na warning lang, may mga grupo na mga, sabi natin, kanilang supporters or Duterte supporters, parang personal na naman, hindi po nagbago, pinersonal pa. Alam ba nyo ngayon na mayroong kinakalat silang picture na di umano ay si Abalos ay mayroong kadate na babae? Sino mo yung mga ganun? Saan ba manggagaling yun? At saka bakit dinadaan nila agad sa personal ng mga issue? Wow. So, yun po yan. Ayawan ko kung bakit yan. Hindi ko alam kung saan galing yan. Pero, walang gagawa niya na pro-administration, walang gagawa niya na matinong Pilipino, kasi yung paalaala ng DILG Secretary, meron pong sabihin nating karapatan at obligasyon ang DILG Secretary sa mga local executive. Kaya nga Department of Interior and Local Government. Meron siyang karapatang magpaalaala sa lahat ng local executive. Pero ang iginante, ayun, pinipersonal. Ay, naku talaga. Any comment, reaction dito sa ating mga topic? Pasensya na po kayo, hindi ko masyadong hilig ang magpakita ng mga video at kung ano-ano. Dahil kasi, lalo na ho kung hindi magandang makita ng publiko. Kasi gusto ko lagi po yung kapupulutan ng aral at hindi yung negatibo ang ating mga topic. Kasi ho, public ito eh. May mga bata, kabataan, nanonood, may mga gusto ko maging professional ang lahat na may respeto sa kapwa at sa ating mga batas. Okay?
sunod na ating pag-usapan ito. Kayo ba'y naniniwala na tuloy-tuloy nang magbabago, tuloy-tuloy nang susuporta si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte o mas kilalang Digong Duterte kay Pangulong Marcos? Kasi lately, ay iba na yung kanyang mga statement. Nag-press conference pa nga nung isang gabi na nagdidinay na nga siya doon sa kanyang unang mga akusasyon at paninira sa administrasyon. At kanyang pinupuri na. At kanyang sinasabing tama naman ang ginagawa ng Pangulo. At sabi nga niya, tulungan, tutulungan daw niya si Pangulong Marcos. So, kayo ba yung naniniwala doon? Na magtutuloy-tuloy na yung kanyang pagbabago at re-respeto na sa ating Pangulo? Okay? Yan po yung tanong ko sa inyo dahil ang social media ay talagang napakalawak at saka yung mass media na pinanggagalingan po nitong mga balitang ito. At ito naman po hindi fake news dahil nagkaroon sila ng mga rally, dalawang rally, magkaiba ang statement. Nagkaroon ng press conference, magkaiba rin ang sinasabi. Okay? Nagdidinay pa nga. Kaya sabi tuloy ni dating Senador Trillanes, nagsisinungaling na. Ah, dahil last month nga lang may sinabing matinding batiko sa ating Pangulo, ngayon sinasabi doon na wala siyang sinabing ganun. At ang kanyang mga statement ngayon ay ibang-iba na kumpara doon sa maraming panggigigil ng nakaraan. So, kayong mamamayang Pilipino, lalo na yung mga Marcos followers, Marcos supporters, o kahit yung mga piglawan, dilawan, Liberal Party, kasi napapansin ko yung Liberal Party, hindi sila talaga bumabatiko sa ating gobyerno, hindi sila sumasali doon sa sinasabi ng mga DDS na resign Marcos, ganun-ganun, kung ano mga sinasabi. Itong Liberal Party, wala akong panawagang resign. Nakatutok lang sila sa kailang obligasyon bilang oposisyon, susuporta sa nakikita nilang magandang ginagawa ng gobyerno, at kanila bibigyan ng ibang idea o constructive criticism kapag ako sa tingin nila ay may pagkakamali. Iyan ang tama sa isang demokrasyang bansa, hindi personal. Kaya pwedeng itong mga piklawan, Liberal Party, nagre-react din. Alam na natin yung mga yan, galit din sa mga Duterte. Talagang ayaw nila sa mga Duterte from day one. 6 na taon nakalipas at hangayon. Kaya nga, kung yung mapapansin, walang mainit na issue between President Marcos o administration at saka yung piklawan, Liberal Party. Wala. Sumusuporta pa nga yung piglawan sa galawan sa pang iba pang mga project or economic security, food security at iba pa sa ating administrasyon. Maganda yun. Hindi katulad doon ng kabilang grupo na lahat ay paninira at lahat ay iniintriga at lahat fake news sinisira ng ating gobyerno. Kaya lumalakas. Matitinong organization, matitinong political party, individual kung anuman, at susuporta sa ating administrasyon dahil tayo Pilipino dapat nagkakaisa. Susuportahan ko rin po at gagawin ko at ibabalita ko ang yung mga ginagawa. Yun naman yung mga mapanira dahil fake news, maintriga at kung ano-ano man na ayaw nilang tumigil. Magiging topic din natin yan. Yes, pero pumokus tayo sa kabutihan at suportahan natin ang mga ginagawa ng ating Pangulong Marcos. Para sa bayan, para sa ating kinabukasan, para sa bagong Pilipinas. At yan nga mga kabalita natin, mga ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga yung talagang tila nga ba umano no, naging pagpapahayag ng ating dating Pangulo nga no, tungkol dito sa tila nga ba pagbawi niya umano ng kanyang mga nagiging pananaado, talagang naging tila nga ba pagpukol dito nga no, sa ating Pangulo nga Marcos nga dito pinapahayag nga ni Mike Abe. Dito nga yung tila nga ba nagiging issue patungkol dito kay Benhur Abalos nga no, mga kabalita natin na kung saan ito yung tila nga ba ngayon ang talagang umanoy ang talagang ngayon na binabanatan na talagang patuloy pinupukol nga ng pagbibigay ng hindi mga magandang tugon laban nga dito umano kay Abalos nga, mga kabalita natin. At yan yung mga ilang nagiging pagpapahayag nga ni Mike Abe ukol nga dyan. No. At kayo na lang bahala magkomento sa ibaba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy niyo pagsubaybay at patuloy niyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Malacanang Watch. Subscribe ka dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita!